Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, explore natin yung Myeongdong at mag-food trip tayo dito sa Myeongdong. Actually guys, kung nakikita nyo, medyo maambon tonight. Pero ilalaban ko pa rin ang mag-food trip kasi this is my last night dito sa Myeongdong area. Lilipat na ako ng Hongdae tomorrow. So kailangan ko nang mag-food trip ngayon. Pero actually babalik pa naman tayo dito sa Myeongdong for the pasalubong. Maybe on my last day. Tsaka ako mag-shopping and then magpapasalubong. But for now, itry na natin yung Myeongdong Night Market. Kahit medyo maambon at wala akong payong, medyo okay naman yung outfit ko. Actually, kakagaling ko lang sa Nami Island. So yung tour ko from Nami Island, kakatapos lang. And then diretso na ako dito sa Myeongdong. Wala nang pahipahinga. Hindi na tayo magpahinga. Kakain agad tayo and food trip tayo. But siguro, please bear with me kasi wala akong payong. So baka hindi ako masyadong makapag-vlog ng maayos. Pero I'll still try my best para maipakita sa inyo kung ano mga pwedeng kainin dito sa Myeongdong. And without further ado, let's go! So ayan guys, itong Myeongdong on a rainy Sunday night. And it's raining in Korea, hindi ka ba nilalamig? So, ito ba yung entrance? I'm not really sure kasi dito kami drain up ng bus from Nami Island, yung tour namin. Drain up kami somewhere here. Then naglakad lang ako papunta dito. Let's check some interesting food na pwede nating makain. Ito o parang fish cake. But sarap kaya yan. Ah, ito o. Ano yan? Ano yan? Hindi ko mag-gets. Ano yan? Ah, pero ganun siya ginagawa o. Parang pancake din, pero hindi ko magets kung ano yung Namsan Tower. May Korean chicken dito if gusto nyo. With the tteokbokki. Try ba tayo nyan? Wait lang ha. Mag-check pa tayo ng iba. Ito naman more on barbecue guys. Ano bang tatry natin? Ako curious ako. Ito. Bulgogi dumplings. Okay. That's pretty cool as well. 6,000 each. Mga 300 pesos. Ah, tama ba? 300 pesos. Ito, may mga crab and shrimp. Oreo. Medyo malamalakas yung ano guys. Lumalakas na yung ulan. So, bili na muna ako dito sa malapit. Nagkakainin ko lang muna sa gilid. Ha? So yun guys, try muna natin yung first one, chicken, Korean chicken with mga tteokbokki, ganun. Dito na lang din ako kakain kasi merong masasilungan. So, makakain na ako guys ha. Okay. Medyo sweet yung flavor niya. Yung chicken na medyo sweet, alam mo yun? Masarap guys kasi ah. Medyo mahilig ako yun sa mga ulam na medyo sweet, di ba? May mga humba, mga ganun. Mga, alam mo yung mga adobo na medyo sweet. Medyo mahilig kasi ako sa ganun. May mga tao kasi na ayaw sa ganun, di ba? So if ganun kang klaseng tao, baka hindi mo ito magustuhan. Pero kung gusto mo yung parang mga meat na may element na medyo sweet, you'll like this. Hindi siya spicy. I was expecting na it's going to be spicy. Pero surprisingly, hindi siya spicy. This is the tteokbokki. Yung tteokbokki din sweet siya. Actually, parang yung sugar na glazed. Oh yeah, parang sugar glazed siya. I was expecting it to be a little spicy kasi parang last time na try ko spicy. Ah, okay. Okay, may option pala. May option na spicy and not spicy. Ang napili ko is not spicy. Well, it's okay because I'm not into spicy. Pero actually lately, medyo na natututunan ko ng mahalin yung spicy. I'm just gonna finish this.
Aray ko ang init. So guys, for our next food, mainit. Ito, try natin itong sweet pancake for 2,001. Mga 50 pesos guys, more or less. Pero ang init niya. Okay. Mabango ah. Tsaka blockbuster siya, no? Kasi parang mura, $2,000. Ah, yeah, tapos. Hindi ko alam, baka masarap kasi nga ba ng pila eh. Mmm, that's good. Oh. Yung pa? Ah, inyos ba ito? Kaya niya musok pa siya. Mmm. That's really good. So, syempre, parang pan-fried. Ay, hindi siya, parang ano siya, parang deep-fried yun, no? Kasi parang may oil, de. Deep-fried siya. So, pero crunchy yung outside niya. Oh, kita niya. Oh, nagka-crunch, di ba? Tapos yung inside niya, medyo, how do I say it? Nakonting pagka-chewy. Gusto ko yung ganitong klase ng texture. I love it. Yeah, it's not too sweet. Hindi rin siya sobrang sweet. Although yung pangalan niya is sweet pancake, I don't feel like it's too sweet. Pero check natin yung sa gitna kasi parang nandito yung pinakapalaman. Ayan na, parang may laman. Ala, yun na nga. Tuluan ba kayo? Ayan. Ah. Oh my God. Oh, ah. Yung gitna, nandun talaga yung pinakapalaman niya, no? So ito. Nakikita niyo ba? Oh. Okay. Sweet sauce na may mga chia seeds. Ayan. That's good. Yung mga sa mga side, ito. Wala siya masyadong palaman but I love the texture, I love the taste kasi not too sweet. Tapos kapag medyo gitna na, dun na siya bumubuhos ng pagka-sweetness. So, ibabalansin mo lang siguro konting sauce dito. Then, yaha. Perfect. I love it. I love this. Parang ang perfect nito sa kape. Mas cold na weather. Wow, medyo umuulan na lang, di ba? Parang ang perfect nito sa kape. Gusto ko ng kape, guys. Huh? But I love it. Gusto ko yung dessert na to. Hindi siya sweet. I mean, nababalance eh. Sweet yung part na to, pero dito sa kabila, hindi. So, higop ka ng konting sabaw. That's awesome. I love it. I would recommend this one. Sweet pancake. Just 50 pesos, guys. 50 pesos in Korea. Saan makakarating yung 50 pesos mo? Sweet pancake is the key. Gusto ko talaga yung texture na ganito. Crunchy. Tapos yung crunchy yung crust. Tapos medyo chewy and medyo a little bit sweet yung inside. Oh my God, that's a perfect dessert for me. Love it. I think better talaga nakakainin mo siya ng mainit. Kasi feeling ko kapag nawala yung init, medyo magiging makunat siya. So I feel like mas maganda talaga siya namin. Medyo mainit para may crunch. Good. Make me swear. Make me harder. Make me look. Pag naman ang ulan, te. It's raining in Korea, hindi yung kabar ng lalaman. Parang yung feels na yun na ibibigay niya sa akin is mga merienda sa probinsya. Yung merienda sa probinsya, yung parang pag natulog kayo sa tanghali, tapos pagkagising niyo may merienda. Ito yung nabibigay niyang feel sa akin. My God. Nung hindi ko lang gusto yung pumuputok yung sauce niya. Mag-enjoy ako kung ibang putok to. Charing. Pero yung sauce kasi naputok. So guys, since malakas talaga yung ulan,
medyo hindi rin ako makatawid doon kasi malakas yung buhos ng ulan. Tapos nakita ko, ito na pala yung ABC Mart, ayun o. Tapos kanina sa tour ko sa Nami Island, tinanong ko si Myri. Si Myri kasi dito na siya, nag-aaral siya ng Korean language dito for 6 months. Kung napanood niyo sa kanina sa Nami vlog. Sabi ko, sa mga mura bumili ng mga shoes? Sabi niya sa ABC Mart dito sa May Myeongdong. So yan. Since malakas yung ulan, at hindi rin tayo makakapagtawid ng food trip doon, check na lang muna natin yung mga sapatos dito sa ABC Mart. Pero maging matapang tayo sa temptation, hindi pa tayo bibili guys ha. Pero kung minsan kasi medyo marupok ako, so pagbigay niyo na, charing. Pero itatry ko na hindi muna bumili ng pasalubong kasi sa last day na ako bibili. But who knows, like minsan may mga temptation na hindi nilalabanan. Charot. Let's go! Ayan guys, nandito kami sa ABC Mart. Alam ko, naaalala ko yung dati kasama ko yung mga friends ko, nag-Korea kami. Dito rin, yata sila Gian, yung mga friends ko. Dito sila nakabili ng shoes na mura. Parang Adidas ba yung nabili nila nun? It's mura lang. Ito, pang parang pang babae ito. Pero yan, 140, mga 7,000. Charing. Parang mga ganun. No? Ito. 80, mga 4,000, no? Tama ba? New Balance, guys. Wait lang, pakamali ang pag-convert ko. Ayan, may share ako sa inyo na app, guys. Nirecommend lang din to sa akin ng mga Instagram people. It's called iMoney. So, if you wanna convert something, ang saya kasi, parang up to 5 na currency, pwede mong ma-convert. So, try natin sa 79,000 Korean won. Just type 79,000. Upak, meron agad conversion ng Philippine Peso, 3,331, $59, MY. Pwede nyo ma-customize kung anong mga currency to. Ay, nag-text na si, ano, yung friend ko si Ken. So, yun guys, for 79,000, 3,300 lang pala to guys, ito. This is only 3,300. Mura na yun, no? Mura na yun, 3,300 for a New Balance. I think that's pretty cheap. No, pwede na, no? Hindi kasi ako like sobrang ma-shopping, so hindi ko rin alam yung mga prices. Pero alam ko, pag nagtitingin ako sa New Balance sa Philippines, I think more than 3,000, yeah. So I think 3,300 is pretty fine. Like Skechers. Ang haggard ko na, ang dami ko na pinagdaanan today. Ala, 65 lang to guys. It's only 65,000 won. So, gamitin ulit natin yung iMoney. This is called iMoney guys, ha? 65,000 won. 2,700, no? 2,700 lang siya. 2,700. Nangungusap na ba? Nangungusap na ba yung 2,700 sa'yo, Marvin? Mga 2,800 or 2,900. 2,829, diba? Hindi guys, gusto ko ng mga white shoes or mga earth tone na shoes. Basta yung mga hindi masyadong makulay na shoes. Kasi parang ang bilis niya bagayan. Kagaya yung shoes ko ngayon, parang lagi ko nga itong sinusuot sa travel. Kasi parang bagay siya sa kahit ano. Kahit anong isuot ko, bagay siya. Basta hindi ganun ka strong yung kulay. So white, very good choice yung white. Madumihin nga lang. Or black, or mga earth tone colors. Ito guys, merong 20% off. Hindi ko magets kasi naka Korean character, pero may 20% off sa mga pants or ano, jacket. Ganun ba yun? Gamitin natin yung translator natin, di ba? Marami tayong mga app dito guys. Ready tayo for today's video. Papa, go! Si Papa Go, image, Korean to English. Ayan, ang galing guys, na-convert! Clothes launching event. If you buy 2, 20% off. Ayun guys, so diba? Ang helpful ng Papa Go.
Download nyo rin ito guys. From Korean character, it was translated to English. Amazing. Yung guys, try naman natin dito sa second floor kasi two floors pala ito. Baka there are like more options. Wala, konti tao na kaya mag-vlog ah. Kansamida. Baka bawal pala mag-video dito. So guys, nagtitingin ako ng mga New Balance ng prices sa Philippines. Ito oh, 8,900, mga 9,000 ito. Pero ayun, 5,000 lang. Kasi ito 5,500, ganun. No? So feeling ko mas mura nga talaga siya dito, no? Ito yung ano na yung Absorb, New Balance yun. Absorb 530. Oh, mas mahal talaga. Almost 9,000 dito. But it's just 5,000. Bro, it's like 4,000 price difference. You should buy it, Marvin. I'm telling you. Wait lang, I'm thinking about it. I need more motivation. Okay. I need more motivation. Dali. Ibudol mo pa ako. Google. Dyan. I-google. Ibudol mo pa ako. Google. Na-deserve ko to. Oo nga. As in, parang mga mahal siya sa Philippine, ano, market. Sorry. Ooh. Siya. Oo. Tignan mo dito sa New Balance. Na, sa mga shops sa Philippines. Itong shoenami.com.ph 9,900 yung Absorb. And here in Korea, it's just 5,000. 4,000 yung difference, Marvin. Grabe yung kakoripot mo. Bilhin mo na yan. 5,000 lang yan. Isang ano mo lang yung benta ng katawa. Tiyari. Bili ko na. 5,800 tong Adidas na to. Ito mura lang. 79. Oo. 5'8 lang din tong Adidas. Ganda rin ito. Guys, parang maganda rin to. Pero mas mahal ito. Gusto ko itong ng mga pang running-running guys. Kasi para pumayat tayo. Gusto ko ng mga running shoes para mag-run talaga tayo ng run. Run the world. Run the world, girls. Ay. Parang yung una talaga yung nangungusap sa akin. No, yung cream, yung beige ito. Ayun yung tinitibok ng puso ko. Ayun guys, nagpakuha na ako ng size ko. Sana walang size. Magdasal na lang ako na sana walang size ng pinakuha ko para hindi tayo matempt na bumili. But yan, nagpakuha ako ng size 9. Ay, baka may mga gusto pala magregalo sa akin sa Pasko. Malapit na magpasko, tapos pagka January birthday ko, ay baka naman. Like, size 9 guys, size 9. Jaring. Sana wala silang size. Sana wala, ganun na lang pinagdadasal ko para hindi ako matempt na bumili. Sana wala silang size 9. Kung meron silang size 9, edi good for me, di ba? Congratulations, Marvin. Like, you deserve it. You have worked your ass off to deserve a shoes. Jari. Pero sana wala silang size 9 talaga. Jari. Hindi, pero maganda talaga siya. Kasi parang deserve ko na rin ang shoes kasi yung sapatos ko pajulit-julit lang. Pajulit-julit. As in, like, sa mga trips ko pa ulit-ulit lang shoes ko. Pero gusto ko rin naman kasi yung shoes ko na to. Like, yung Skechers. This one. Maputik lang siya ngayon kasi maputik sa Nami Island. Pero, hopefully, wala silang... hopefully, may size na yun. Para meron naman akong bagong shoes. Pero, supposed to be, hindi pa talaga ako bibili dito. Kasi, sa Japan pa ako bibili ng shoes. Tapos, pag nalaman ng mama ko na bumili ako ng shoes, kailangan bilang ko rin siya ng shoes. So sana walang size 9 dyan, para sa Japan na lang ako bibili. Pero kung meron, edi marami akong shoes. Pero regaluhan niyo pa rin ako, size 9 guys. Is it? Oh, parang little small na. Ito yung size 9 guys, pero parang
Parang naliliitan ako sa size 9. Ito ba yun? Parang it's a different one, no? Parang mas gusto ko na lang yun, yung medyo malaki. Pero sige, try natin yung size 9. This is it, pansit. Meron silang size 9. So para sa akin talaga to. Sabi ni Lord meron. Hindi ko si deserve it. Charik. Parang ang sikip ng 9 pala. Ay, sakto lang. Sakto lang yung size 9 pero parang a little masikip. Parang a little masikip siya. Size 9 ako guys, pero parang naliliitan ako sa 9 na to. Yung mga Koreans kasi mga petit. No? So yung 9 sa kanila parang nahihiya ako magpapalit ng size. Pwede ba magpapalit ako ng 10? Okay lang ba yun? Yung napagod ko na yung nagtitinda. Guys, yung size 10 is sold out. Pero yung size 9 kasi a little sakto naman sa akin, pero parang wala ng space. Gusto ko kasi medyo may konting space pa. So, nag-request ako ng another size. Merong 9.5. So, wala. Naggumagawa na ako ng reason para maghanap tayo ng size na wala. Walang size number 10 sold out. So, meron daw 9.5. So, yeah, I'll take the 9.5. So, guys, nakabili na tayo dito sa ABC Mart. Are you proud of me? Like, hindi na ako koripot, di ba? So, nabili ko kasi gusto ko talaga yung itsura ng shoes. Tapos, kailangan ko rin ng gym na pang shoes and then wag ko nang i-justify basta gumastos ako guys for 5,000 pesos yung New Balance na shoes pero pag chine-check ko nga siya sa mga sa Philippine mga shops ganun mga 9,000 plus siya so I believe naman na naka save ako plus gusto ko rin naman yung item and then magta-tax refunds tayo dito yan merong kiosk dito lang sa ABC Mart mismo yan dito sa may second floor merong tax refund booth or kiosk I think meron din sa first floor. So, check natin kung magkano marirefund natin. So, 5,000 yung nabayad natin. For sure, may maibabalik pa sa atin dito. So, less than 5,000 yung shoes na ito. Diba? Kaya masarap mag-shopping sa ibang bansa because of tax refund. Let's go. Kamsanida. So, yun guys. Nakabili na tayo. And then, kakuha na rin yung refund ko. So, may kiosk lang dito sa taas. So, i-scan mo lang yung passport, yung resibo, yung barcode nung pagbili mo. Tapos kailangan mo lang ng credit card as like parang ano nga ba yung term nila? Guarantee? Parang ganun. Kailangan mo i-insert yung credit card as guarantee. Pero pinili ko is cash refund. Pwede kayong card refund ma-refund sa credit card niya. Pero pinili ko is cash refund. Pero kailangan mo pa rin i-insert yung credit card. And nakuha ko is 6,000 won na refund. So parang mga 300 pesos. So 5,000 yung shoes na-refund sa akin yung 300, di ba? Hindi siya ganun kalaki, but not bad. At least may refund, di ba? So, mapapabili pa natin ng food yan dito sa street food. So, ganun. So, bali yung shoes ko is nabili ko lang siya ng 4,700 kasi na-refund yung 300 sa akin. Okay? So, thank you ABC Mart. Labas na tayo baka kung ano pang mabili natin. Sige, go. Na maganda sa gabi. So, yun guys, kasama ko na si Ken. Yung ano, resident Korean. Dito ka na makakatira? Kaya ano bang ano mo? Dito ka nakatira? Uy, parang years ka na dito, di ba? 2 years. Ayan, yeah. 2 years na si Ken dito, guys. So, nag-aaral. So, kahapon ka dumating. Oo, kahapon ako dumating. Tapos nagpalas-palas ako. Dadating pa lang sila. Ah, okay. Ngayon, solo pa lang ako. So, from Philippines? From Philippines, oo. Ah, okay. Nauna lang ako. Ba't ka nauna? Kasi gusto ko matagal ako sa Korea. Oo. Kasi nga, single entry lang yung sak. Grabe kayo, Korea. Ba't single entry lang ako? So, sinusulit ko na medyo matagal ako dito. Kamusta naman ang buhay ko ng Korean? Nag-aaral ka dito? Kakatapos ko lang ng MA. Ang saya mo. Parang gusto ko mag-aaral lang. Oo, mag-aaral ka dito kasi, di ba, use scholarship eh. Oo, syempre, hindi ko kayang mag-aral dito kung ako lang mag-isa. Diba? Eh, di mo, wala naman akong ganung talino na meron ka. Hindi naman ganung katalinuhan dapat. Hindi ako naniwala. Ay,
Lagi bang umuulan lately or this past two nights, kapag, ay two nights? Ano lang, this week lang, saktong-sakto ka. Okay nga eh. Sobrang swerte mo, umulan. So, usually kapag kapag mag-change of season na. Okay. So ngayon kasi patapos na fall, di ba? Pa-winter na ba? Pa-winter na, so ayun na. Tinignan namin yung forecast next week, parang may negative 2, may araw na magne-negative 2 siya. Sobrang excited. Gusto mo ba yung cold weather? Oh, mas okay sa akin. Ako din, ayoko na yung mainit kasi sa Pilipinas mainit na yun. Ilakas mo na nga pang winter na suot mo. Kaya nga eh. Akala ko kasi like sobrang lamig na, hindi pa pala. Hindi pa naman. Mga next week pa. Ayan, nakakatawa dito kasi sa umaga, parang mag nag-18 pa, nag-15 pa. Pagdating ng gabi, nagne-negative na. So, parang kailangan mo lagi may dalang jacket kung nasa labas ka ng buong araw. Kaya pala nakikita yung mga local, pag nakakasalubog nila ka, parang winter na ba? Gumagano. Tapos baka parang feeling ko, okay, OTD. Yung pala yun sa isip nila, winter ba? May mga makikita ko pa yung mga naka-shorts dito ngayon. Kaya nga eh, actually. Tingnan mo sila. Oo nga, laban na laban pa yung shirt ano ni ate. Mga naka ano pa sila, mga naka crop top ganoon. Mm-hmm. Ito na. So, ito na yung Myeongdong Cathedral Complex. Ito? Pwede pumasok dito, dito. So gusto mo na magandang shots dito. Ah sige. Ayan, manalakas. Ay oo, ngayon lang kita. Ilang beses ka na sa Myeongdong. Guys, meron pa lang yung Myeongdong Cathedral. Oh. So, so ito parang seat of Catholic Catholicism nila dito sa Korea. Ah, ganda oh. Ay, tara. Ayan, guys. Street food. Anong favorite na ano mo? Korean street food? Ay, or hindi ka nag-street food? More on sa mga restaurant, fine dining. Wala siyang maisip na street food, guys. 2 years na sa Korea, pero hindi siya naging street food. Ganun po yun. Ganun si Ken, guys. Parang... Nung sabi ko, anong favorite street food? Tapos nag-isip siya, anong street food? O eh!